So ito guys, report ulit tayo about sa COVID kasi tumataas na naman yung cases. Parang last year na naman, nagsisimula na namang mag-restrict at mag-lockdown unti-unti. So ngayon po, may bagong news. Meron pong katanungan si Senator Aimee Marcos kung saan ang tanong niya dito sa corona sa bansa, who's in charge? Who's the real boss? Yun po yung tinanong po niya. Amid the rising cases po sa bansa. So, dagdag ni Aimee, lumang tugtugin na yung sinasabi ko na mag-resign si Secretary Duque. Pinag-resign ko na siya noon pa. Tiniwalag na namin yan sa Pangasinan noon pa dahil sa mga scam sa PhilHealth. Yun yung sabi niya sa isang online interview. So, question talaga at the end of the day, I don't know who's in charge. If it's Secretary Galvez, Secretary Duque, kung sino-sino ang nandyan, sino ba talaga ang amo? O dun sa who's in charge of our kumbaga operations ng bansa sa coronavirus. O yun. So the question really boils down to why are we back to square one? Or worse, after one whole horrific year na lahat tayo nakapreso sa bahay, na ang mga bata hindi nakakapag-aral, walang kumikita, walang pera sa bulsa, ano ba talaga? Huwag ng ECQ, GCQ with variants katulad ng virus, ano ba yan? Hello? At higit sa lahat ay may hard and soft pa. Anong meaning nun? Walang silbi ang lockdown kung hindi rin maayos ang pag-implement. So yun po ang sentimiento ni Senator Aimee Marcos sa problema kinakaharap natin ngayon. Katulad niya, ako din po, kahit balikan nyo yung mga videos ko from last year, mga corona report ko last year, ay hinihiling na mag-resign itong si Duque. Kasi alam ko, nung March pa lang last year, nung April pa lang last year, alam ko na na itong problema sa COVID ay tatagal ng taon. At ganun nga, isang taon na nga. So we need a better manager. Nung last year pa lang. Kaso ngayon nga, nakaisang taon na. And someone could have done a better job. And mas maayos sana yung naging pinakita ng gobyerno. So ang gusto kong i-explain, bakit kong binalita itong statement ni Senator Aimee? Marami namang ibang bumabatikos sa COVID response ng bansa. So bakit si Aimee yung napili ko? Kasi ayokong haluan ng politika itong COVID response ng bansa. Gusto ko ibase lang sa performance. Kapag sinabi ko yung mga ibang politiko na kontra sa administrasyon, sasabihin na naman namumulitika. Sasabihin na naman gusto lang siraan yung gobyerno. Pero ito, si Senator Aimee na mismo ang nagsabi, hindi siya happy doon sa performance ng mga nasa IATF at ni Secretary Duque dyan sa DOH. So sa akin this is hopefully may mangyari dito sa reklamo ni Senator Aimee. Of course, she pulls a lot of weight. Mabigat 'yan pag si Senator Aimee ang nagsabi. So sana mas mabigyan ng mas konkretong mga aksyon. Actually, ito naman personal ko naman since nasa usapan na tayo ng COVID. Kasi mahirap kasing sabihin na ang hirap yung iba kasi sasabihin, palpak na, o palpak lahat, o walang kwenta, o walang ginagawa. Hindi naman kasi totoo yun. So, hindi naman papayag yung sa kabilang side. No, dapat kasi, himay-himayin natin yung pagtingin dito sa implementasyon ng mga action laban sa COVID. Example, I think maganda yung trabaho na ginawa ni Secretary Mark Villar sa pagtatayo ng mga quarantine centers sa buong bansa. He is doing a good job. Okay? Ang daming nagawa, yung capacity natin malaki, so akin very good 'yon. So okay, so hindi mo masasabing walang ginagawa. Okay, saan pumalya? For me, sa contact tracing. Sa akin 'yun ang isa sa napakalaking pagpalya dito sa contact tracing. Maganda yung sistema nila Mayor Vico. Tapos 'di ba, nag-tie up siya, Gatchalian, Andeng Inares, tapos si isa pa, may isa pa silang katay, Mandaluyong. So pare-pareho yung pass nila. Maganda na yung sistema sana eh, but hindi pa yan gawing buong Metro Manila o gawing national.
Ang hirap yung iba-iba yung contact tracing apps, hindi pa required sa lahat, ang hirap. So doon pa lang may sablay na eh, walang maayos na sa sistema nung contact tracing app sa bansa. 'Di ba? Pag pumunta ako ng Pasig, kailangan ko yung Pasig Pass. Pag QC, QC Pass. O pag 'di ba? Maganda isa na lang na kahit saan ka pumunta, dun kami no monitor. Okay? Nung una. Kasi last year pa lang sa ibang bansa, ginagawa na nila ng maayos 'yan. Mga middle of last year pa lang napakaayos na nung contact tracing nila. Pangalawa diyan sa contact tracing na 'yan. Oh, so meron ng impormasyon yung 'di ba pag nag-contact tracing app ganun. Ang tanong, na-actionan ba yung mga impormasyon? 'Di ba? Kapag meron bang nagka-COVID doon sa isang tao na te-trace ba lahat ng ano niya, nako-contact ba yung nakasalamuha niya doon sa tinda? So ano pa ang gamit ng pagko-contact trace sa mga restaurant? Yung iba sulat-sulat na hindi naman maintindihan yung sulat kung wala din namang nagte-trace, kung hindi din naman ginagamit yung impormasyon na yun. So, sa contact tracing, sablay-sablay talaga eh. Ako gusto ko si Mayor Magalong. He's a very good mayor. Pero I'm sorry, doon sa contact tracing, talagang hindi talaga ako satisfied doon sa kanyang performance as contact tracing czar. Contact tracing czar, okay? O sa vaccine, may problema din dyan, di ba? More effort could have been done to get the vaccines earlier, to get more vaccines. At ang daming problema ngayon na naririnig na parang pinipigilan pa yung private sector na kumuha ng sariling vaccine. Di ba? May sinasabi nga ni Senator Ping, baka yung iba, pinagkakakitaan pa yan. Huwag naman sana. Di ba? So sa vaccine, ano din, hindi din ganun ka-okay. Okay? Kumbaga maganda, at least may mga orders na, pero ang tagal dumating. Of course, may mga ano din naman yan, kasi yung mga malalaking bansa, yung mga hinuhord nila talaga yung mga vaccine. Pero doon nga darating yung, doon nga papasok yung deal making eh. Kaya ka nga dyan nilagay para head ng vaccine to make good deals pagdating sa vaccine. Kung makakuha ng supply, makakuha ng maaga. So in that sa ganong aspeto, hindi din okay. No? Kasi ngayon, mag-April na, napaka-konti pa lang nung na-vaccinate sa atin. So, doon nga papasok yung negotiation skills eh. Kaya ka nilagay dyan eh. Di ba? Kung ang ilalagay lang dyan, eh, taga-order lang. Ay, order kami. O, di ba? You need someone na merong magaling na management and negotiating skills. O, dapat mapaaga yung vaccine. Meron pang claim si Teddy Boy Loxin na someone dropped the ball doon sa Pfizer nung simula, di ba? So, madaming sablay talaga. And sa ngayon, ako naman, ang tingin ko din, kaya din tumataas yung cases, more than anything else, ay doon sa variant. Dahil doon sa bagong variant. Ang problema kasi, ito kasi nangyari last year, ha? Ang nangyari last year, yung COVID, dumaan na sa buong Metro Manila. So maraming nagkaroon na hindi nila alam na meron sila. Kasi mild lang yung dumaan sa atin eh. Maraming namatay, may mga namatay, pero hindi kasing dami lang sa ibang bansa. Kasi mild nga yung dumaan. Ang problema, yung variant na umiikot sa atin ngayon, eh mas malakas. Ang pangalawang problema, yung mga nagkaroon na ng COVID last year, posibleng magka-COVID na naman uli. Kasi ibang variant eh, ibang strain eh. Nawala na yung antibodies nila. So hindi natin alam kung pangalawang beses katamaan ng COVID, kung baka mas likely ka ng matigok. So yun yung problema. Kung mga in fairness sa government, tingin ko talaga, kaya tumataas yung cases dahil dun sa bagong variant. Mas malakas yung bagong variant na umiikot. At yun ang problema nga, from last year, ang strategy natin is not, hindi gawing zero yung COVID eh. Ang strategy natin is mitigate, is patagalin, pahabain. Kumaga patagalin yung mga lockdown para hindi ka agad kumalat. Pero eventually kakalat din kasi ganyan ang virus, talagang kumakalat. Ganyan ang pandemic, kumakalat talaga. So hindi katulad nung sa ibang bansa, katulad ng Vietnam o katulad ng New Zealand, na ang strategy talaga nila i-zero. Talagang zero talaga, as in wala talagang lahat ng magkaroon, hahanapin natin, itatago natin para hindi makahawa. Hanggang totally buong bansa, walang kumakalat, walang nahahawa, wala nang COVID sa lahat ng mga nakatira doon. So yun ang strategy nila, yun ang tamang strategy. Pero konting bansa lang naman kasi ang nakagawa noon. So mahirap talaga. Pero ito nga, ang mitigation na lang nga yung strategy natin, pahabain, until such a time na meron na tayong vaccine, eh hindi pa ito dukayod yung sa vaccine. Diba? So nakita ko naman, may mga orders,
may malalaki yung mga order, 70 million vaccine, ganun-ganun. Pero syempre, order lang yan eh. Kumbaga, walang gamit yan hanggang nandito na yung vaccine mismo. Di ba? So sa ngayon, donation ng sino, makayong dumating. So someone should be negotiate. Someone should be, kumbaga, sa amin sa negosyo, ano yan eh, hindi pwedeng, kasi, gano'n kasi, hindi pwedeng puro palusot eh. Something needs to get done. Kailangan diskartehan 'yan, 'di ba? Hindi lang ganyan, 'di ba? So, kung hindi man, at least paramdam niyo sa amin na din diskartehan niyo talaga at wala nang magawa. 'Di ba? Iparamdam niyo sa tao. 'Yun yung point ko. Kung hindi talaga makaya ng diskarte, kung ginawa mo na lahat, kaso yung vaccine hindi talaga pwede, at least alam namin na todo effort ka. 'Yun yung buong point ko lang, 'di ba? Kung dito sa buong sitwasyon to. Ulitin ko, ayoko nang haluan ng politika itong COVID kaya si Senator Aimee ang ginamit ko. Baka sabihin nyo naman, nagsasalita lang para siraan yung pamahalaan. Buhay ng Pilipino yung nandito. Marami na akong kaibigan, kakilala, magulang ng kaibigan ang namatay. So tigil-tigilan nyo ako, ginagawa natin to para matapos itong virus, para matapos itong COVID, para mag-back to normal lahat at bumalik tayo, umayos tayo sa lahat. So sana magtulungan tayo dito. Let's call out yung mga dapat i-call out. Let's ask na mas maayos na gagawin dito. Okay? So, ayun. Yun lang. So, all I wanted to say tungkol dito sa issue na to. Okay? So, see you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye, guys.